So ayun mga idol, isang magandang araw. Welcome back dito sa part 2 nitong ating video tungkol dun sa paano matest yung city circuit breaker na hindi gagamit ng tester. Yun yung ating topic ngayong araw. So meron tayo ditong city circuit breaker na 6 na piraso. Coten na screw type, then coten na plug-in, then single pole na GE na plug-in, then coten na 100 amperes na coten din na screw type, then dalawang miniature circuit breaker. So, hindi advisable para sa akin yung ganung sistema na bilang isang electrician ay hindi ka nagagamit ng tester para mapatunayan mo na buo yung isang device na gagamitin mo. So, hindi 100% na sasangayon ako doon. No? So, dapat bilang isang electrician sa pag-check ng mga device ay kailangan mong gumamit ng tester. Yan yung pinakamakapangyarihan nating sandata bilang isang electrician. No? So, ito ay 15 amperes na plug-in na Coten yung brand. Yan. So, titrip natin to. So, huwag kayong kukurap mga idol. Yan. So, nag-trip siya. On, on. Ayan. So, hindi na natin siya ma-on dahil nag-trip na siya. Baba muna natin bago siya iangat. Try ulit natin. So, kailangan dito nyo siya pitikin sa load side o outside. Ito yung inside. Inside, outside. Ayan. Ayan. So, nag-trip siya. So, sapat na ba yan? Nabatayan natin para i-declare natin na good yung ating safety circuit breaker or yung ibibigay natin sa ating mga customer na bumibili. So, kapag naka-encounter din kayo ng katulad nitong safety circuit breaker na mahirap siya ititrip, no? Ayan. Functional yung on-off niya. Ayan. On natin. Ayan. Ayan. So, kahit anong gawin natin ay hindi siya kayang itrip. So, maganda yung pagka-gawa nito sa loob. Hindi maluwag, no? Saktong-sakto lang. So, siyempre, hindi pa rin natin i-declare na hindi accurate, no? Kasi sasabihin sa iyo nung pinagbilhan mo, functional yan, gumagana yan. Kasi dito, hindi mo ito matitest kung wala kang tester, yung kanyang contact. No? Kaya kailangan mo siyang gamitan ng tester para makuha mo na buo yung contact niya, inside at saka outside. Ito naman, yung ating single pole na 50 amperes na GE plug-in. Ayan. Off, on. Ayan. Maganda yung kanyang procedure ng kanyang on-off. Pitikin natin siya. So, nagtitrip siya mga idol. Ayan. Baba muna natin siya. May time na. Mahirap siyang i-trip. Ayan. So, nagtitrip siya. So, hindi pa rin natin malaman na may contact tong inside saka outside. So, hindi pa rin natin siya mabibigyan ng 100% na good. Ayan. So, kailangan pa rin natin idaan sa tester para may pakita natin sa ating customer na good to. Functional talaga siya na 100%. So, dito tayo sa 100 amperes na coten. Ayan. Kita nyo ba na 100 amperes? Ayan, 100 amperes yung mga idol. On, off. On, off. On, off. So, good yung kanyang on-off. Doon naman tayo sa kanyang trip mechanism. Ayan. So, good yung kanyang trip mechanism. No? Ayan. Magana. Natin. So, walang kukurap. Ayan. Baba natin. On. So, hindi pa rin natin maibigay na 100% na good yan dahil hindi natin siya na-test dito sa kanyang terminal inside at saka outside. Ayan. So, kailangan pa rin natin ng tester or test light para subukan natin na may contact tong area na to. Yung load side at saka inside. Dito naman tayo sa miniature circuit breaker. Snyder, 30 amperes. Ayan. On natin siya. Off. On. Ayan. So, ayaw. Ayaw. Kahit gamitan natin yan. Ayan. So, ayaw pa rin. Ayan. Ayaw. So, hindi siya advisable mga idol. No? Kasi hindi pare-parehas yung function ng ating
City Circuit Breaker. Tulad na lang ng miniature circuit breaker, kailangan mo siyang supplyan. Then, short mo. Then, pag na-reach niya yung shorted, siyempre magte-trip siya. So, dyan mo siya mabibigyan ng 100% na maganda yung kanyang tripping mechanism. So, hindi pa rin siya 100% na i-suggest ko na ito yung pamaraan na gagamitin nyo. Mas maganda pa rin na supplyan nyo siya, then short nyo, dun mo malalaman kung good yung kanyang tripping mechanism. Kasi hindi naman yung kamay natin yung magre-reach ng or magre-react ng shorted pagdating sa electrical installation natin. Siyempre yung breaker yung magre-react kapag may short circuit yung ating connection. Isa to sa ginagamit ng mga ano, ng mga Home Depot or hardware, yung test light, yung ginagamit nilang pang test sa contact nitong ating city circuit breaker. Kung buo ba tong area na to, buo ba yung area ng ating city circuit breaker kapag i-on mo at saka i-off, kung buo ba siya, may input ba or may contact ba siya. So isa yan sa ginagawa ng mga hardware ng pagtitest. So mas mainam kung gagawin nyo ay gumamit kayo ng tester. Kahit continuity test lang mga idol, malalaman nyo na siya. Ayan. O 00. May contact siya. Kabila, ganun din. Dito naman sa isa. Ayan, meron. Kabila. Meron. Itong dalawa ay good. Ito naman tayo sa isa. Sa single pull na GE. Ayan. Good. Dito naman sa isa. Sa 100 amperes. Ayan, wala. So, naka-on siya. Ayan, wala. Sa kabila, meron. So, itong area na to ay walang contact. So, sira tong isang pull. So, good yung kanyang tripping mechanism, pero may sira yung kanyang contact. Dito naman sa ating mga miniature circuit breaker, una natin yan. Ayan, meron, may contact. May contact. So, good. Sa kabila, una natin. Meron. Meron. Paano natin siya ng power supply na 220 volts. Ayan, paano natin malaman? Yung ilaw natin, 220 volts. Ayan. Ayan, good. Ayan, meron. Kabila. Ito yung ginagawang pang test ng hardware. Ayan. Ayan. So, ini-injikan siya ng power. So, itong isa ay wala. Ayan. Walang contact yung isang pull. Yung isa meron. Yung isa wala. Ayan. Yan yung sinasabi ko mga idol, na mas mainam kung tester ang ginagamit natin or voltage. Ayan, ayan, good. Ito yung sa kabila. Ayan, good. Kabila, good. Ayan, off natin siya. So kung di pa kayo komportable, kunan nyo ng reference voltage dito, lagyan nyo ng power supply dito. Dito kayo kumuha ng reference voltage, magkano yung na-output nya. Kasi ang pinaglalaban kasi natin dito is yung tamang pag-checking. Tulad nyan, tulad nitong isa, is yung kanyang isang pull ay hindi gumagana, no? So bibilhin natin ngayon, tapos pagdating natin sa bahay, kakabit na natin siya, hindi na natin siya tines. Siyempre, tapos yung installation mo, ginamit mo yung breaker, nagugulat ka kasi bakit walang output, no? Sira yung breaker, baka sira din yung linya ko. Ayan, ganun. So, siyempre, babalik ka ngayon sa hardware. Gastos ka na naman. Kasi, meron pang warranty. Paano kung malayo ka? Malayo ka dun sa pinagbilhan mo ng breaker, no? Tulad niyan, probinsya, no? Malalayo yung mga hardware. Babalik ka na naman. So, siyempre, yung ibabalik mo ay oras na yon. Bawas na naman sa oras. Sayang yung oras. Ginagawa ko. Kaya dapat, kung tunay kang electrician, gumamit ka ng tester para i-check mo ng maayos yung safety circuit breaker kapag bumili ka sa hardware, no? Ayan. So hindi ko ina-advise na ganun lang yung pag-test nyo. Ganun lang yung pag-test nyo ng safety circuit breaker. Hindi ko ina-advise yan dahil
iba-iba yung function ng ating safety circuit breaker. Baka mapagalitan din kayo ng hardware or yung manager ng Home Depot, yung mga electrical supply, kung gagawin nyo yan. Kamasisira lang yung dignidad nyo sa ganung pamaraan. So, wag nyo yung gawin. Mas mainam na i-suggest nyo sa hardware na sila yung mag-test. So, yun lang naman yung ginagamit nilang pang-test, yung ganito, yung test light. Yeah. So, ako kasi kahit inaano yan, kahit chine-check yan dun sa hardware, ay dinodouble check ko pa rin yan. Pinapasukan ko ng voltage, reference voltage pa rin ako dito. Tulad nito, ayan, isang safety circuit breaker natin, sira yung isang pool. Functional yung kanya tripping mechanism, pero sira yung kanyang isang pool. So, unbalanced na yan. Hindi na accurate yung voltage na i-output nun. So, yun lang mga idol. At comment nyo na lang din sa baba kung ano yung opinion nyo. So, mas mainam pa rin na gumamit tayo ng tester. Mas tatawagin tayong electrician kung alam natin gumamit ng tester. Okay? Ang tunay na electrician, may tools, may tester. Master ang tawag sa dyan. Okay? So, kita kids mga master sa next video.